Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love 9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong ma-properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Guhan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Pasig City kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 410 square meters. May floor area po ito na 204 square meters. Ito po itutulado. Buhay po ang may-ari. Kaya wala kayong maging problema sa documentation or sa transfer ng title. Well-maintained po ang property, ready for occupancy. Kaya ang kulang na lang dito ay kayo at ang gamit nyo. Meron po dito ang fish fund, pero itong koi fish, hindi po kasama yan. At alaga po yan ni Sir. By the way, isa pong PBA legend ang may-ari nitong property. Meron din pong spiral stairs papunta sa second floor. At meron din po itong 13 bedrooms. So mag-igot po tayo. Dito po muna tayo sa garahe. Ito po yung covered car garage kung saan kakasya po dito ang dalawang sasakyan. Naka-tiled flooring na rin po ito at maayos po ang pintura ng ceiling at wall. Ito naman po yung main door kung saan solid wood double door at meron pong glass panel sa gilid nito. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa napakaganda at eleganteng bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living room or salas. Meron po itong chandelier. May ilan pong gamit na maiiwan dito. Pero hindi yung major na furnitures at appliances. Meron pong Shura cabinet dito. Dito naman po, naka-tile flooring, maayos po ang pintura ng ceiling at wall. So napaka-aliwalas din po, gawa ng malaki itong espasyo ng living room at salas. Actually, meron pa pong extension dito. Meron pong enclosure, pwede pong gawing opisina or receiving room. So depende po sa inyo kung anong pwede nyong gawin once na na-acquire nyo ito. Meron po siyang sliding glass door na naka-wooden frame. Yan po, tunghayin niyo po ulit. Ito po yung salas. Then, check po muna natin itong kitchen. Ito pong formal kitchen ay malaki naman ang spasyo. Meron pong breakfast nook. High ceiling po siya. Meron pong pendant lamps. Then, pin lamps. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong sink at faucet dito sa breakfast nook or island. Meron din pong wall-mounted cabinets dito or kitchen cabinets at naka-quartz kitchen countertop at meron pong stainless sink with faucet. Ganun din po dito sa dirty kitchen. So ito po ulit yung formal kitchen at yun po sa dulo ay meron pong toilet and bath. May gumagamit kaya hindi natin ma-check ngayon. At may display cabinet. Dito po sa dulo ay meron pong aquarium. Siyempre kasama po yan, gawa ng built-in yan. Yung mga isda na lang ang hindi kasama. So meron pong access door dito papunta sa garahe. At matatanaw niyo po sa dulo yung main gate. Meron pong mga storage dito na napakataas at meron pong concrete stairs, papunta naman yan sa second floor. Meron pong main stairs dito sa loob ng bahay. Hindi po yun ang talagang daanan. Yung natatanaw nyo po, yan po mismo ang main stairs. So, dito po muna tayo sa first bedroom, dito sa baba. Kung sakaling meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung kwartong para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo.
meron po itong sariling toilet and bath. So far, konting linis lang. Ayan po, meron pong bathtub. Maayos naman ang toilet fixtures. At naka-tile bathroom wall na rin po. Labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Ayan po, tunghayan nyo po ulit itong first bedroom kung saan malaki naman po ang espasyo. At paglabas nyo po ng kwarto, meron po ditong powder room. Naka-tile bathroom wall, maisang toilet fixtures, elegante ang disenyo. At mula naman po dito, ito naman po yung hagdan. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong living room or salas bago tayo pumanik. So, samahan nyo po ako, akyat po tayo. Ito pong first step ay wooden staircase. Then, dito naman po ay meron pong dalawang hagdan na papunta sa mga kwarto. So, samahan nyo po ako, akyat po tayo. So, bali po, 13 bedrooms po ito. Pero hindi po lahat ng bedroom ay ma-check natin. Gawa nang may mga natutulog. So, ito po yung first bedroom dito sa second floor. Naka-solid wood door. Meron po itong wardrobe. Naka-tile flooring. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Then, meron pong malaking window. Meron pong wooden rack or bookshelves, at meron po ditong access papunta sa terrace o balkonahe kung saan matatanaw niyo po ang mga kapitbahay. So far, maayos naman po itong surrounding. Nasa loob po ito ng subdivision. So balik po tayo dito sa loob. Ayan po, tunghayan niyo po ulit. Hindi naman siya ganun kaliit, hindi naman siya ganun kalaki. So ito po yung second bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Naka-tile flooring. Ito pong aircon or split type aircon ay kasama na po yan. Gawa ng built-in naman. So meron pong sliding glass door na naka-wooden frame na may access dito sa balkonahe or terrace. At napaganda po ng disenyo ng railing nito. So, yan po yung may koi fish sa baba. At naka-tile flooring na rin po dito. Naka-customized window na rin po. At maayos naman ang pintura dito sa labas. Hanggang dito po yung balkonahe or terrace. Meron po itong pocket garden. So, kung mapapansin nyo po, yung ibang halaman ay hindi ganun ka, ano, gawa ng kakagaling lang po ng Amerika ni owner. So, ito po yung spiral stairs na tinutukoy ko kanina. Kung saan malapit po sa covered car garage. Actually, ito pong balkonahe na to, sa ilalim po nito yung covered car garage. Balik po ulit tayo dito sa bedroom. Ayan po, tunghayan nyo po ulit. So, naka-tile flooring po siya. At dito naman po yung toilet and bath, kung saan napakalaki po ng espasyo. Naka-tile flooring na rin po, maisang toilet fixtures. At meron din pong walk-in closet. So, ulitin ko po, galing po silang Amerika kaya hindi pa naayos yung mga ibang gamit. Meron din pong hot and cold jacuzzi. At meron din pong shower enclosure. Meron din po itong porcelain sink with vanity mirror. Meron pong access door dito. Papunta naman sa ibang kwarto. Actually, ginawa nilang service area dito. Then, dito po is meron pong toilet and bath.
At may hallway po dito papunta naman sa another bedroom. So gaya po nang nasabi ko sa inyo, hindi lahat ng bedroom ay masisilip natin. Pero at least na i-present ko sa inyo yung kahit yung daan man lang. So ito po yung stairs na papunta naman diretso dun sa covered car garage. So pabalik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung service area. At ito naman po yung stairs papunta dun sa taas sa ibang kwarto. Actually, kung ma-acquire nyo ito, mas magandang gawin yung rental ito gawa ng napakaraming kwarto. So, magiging income generating po itong property. So, meron po ditong stock room. Isa po ito sa tinutukoy ko sa inyo na pwede nyong paupahan. Kaya magiging income generating po itong property. Ganun din po dito sa kabila. Ito, mas malaki naman dito. So, ginawa nilang stock room din po ito. Pero, gaya na nasabi ko, pwede nyo pong paupahan para maging income generating itong property. At dito naman po yung hallway. Yan po yung mga kwarto na hindi natin mapasok ngayon. Gawa nang may mga natutulog. At ito naman po yung hagdan na naipakita ko sa inyo kanina. Di ba dalawa po yun? So ito po yung isang hagdan. At yung kabilang hagdan, dyan po tayo galing kanina. Meron din pong common toilet and bath at powder room dito sa may hagdan. At balik po ulit tayo dito para check natin yung ibang kwarto. So ulitin ko po, pwede po itong maging income generating itong property na to. Gawa ng meron po itong mga maliit na kwarto na pwede nyong paupahan. Depende po yan sa inyo once na na-acquire nyo ito. So, dito po meron pong entertainment room or music room. Yan po. Kita nyo, dito po yung music room at dito naman yung game room sa dulo. Meron pong billiard table dito. Meron pong bar sa dulo. At dito po meron pong access door papunta sa balkonahe or terrace. Kung saan malaki naman ang espasyo. Naka-tiled flooring na rin po. At dito po sa dulo, matatanaw nyo naman yung harapan ng bahay. Maliwalas naman yung kapaligiran at napakalapit po nito sa lahat. So naka-tiled flooring po. At dito po sa dulo, meron pong another stock room or storage room. Kaya nang sabi ko sa inyo, na-maximize po nila yung space. Then, yan naman po yung hagdan papunta sa service area. So, meron pong natural ventilation sa gitna ng mga rooms. So, yan po, tunghayin nyo po ulit itong entertainment room. At ito po yung hallway. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Ortigas Avenue or sa Pure Gold Junior or Lucky Gold Plaza Mall, ang distance is 650 meters or walking distance lang po. Mula naman po sa SM Ortigas, ang distance is 1.4 kilometers then ang travel time is 8 minutes. So, napakalapit lang po nito sa lahat. Mula naman po sa Ortigas Center at SM Mega Mall, ang distance is 5.5 kilometers then ang travel time is 8 minutes. Kung manggagaling naman po sa Medical City, ang distance is 4 kilometers then ang travel time is 13 minutes. Kung galing naman po sa Eastwood City sa Libis, ang distance is 4.8 kilometers at ang travel time is 17 minutes kasama ng traffic.
At kung manggagaling naman po sa BGC or Bonifacio Global City, ang distance is 10 kilometers at ang travel time is 34 minutes. At kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 17 kilometers at ang travel time is 47 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 17 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Pero para sa akin po, opinion lang. Fair deal na rin po. Gawa ng, kung bibili ka ngayon ng townhouse na 15 million, 16, 17, na ilang square meters lang, abay dito na po kayo. Ito po'y house and lot na maayos naman ang structure, well-maintained, at marami ding kwarto. Anyway, opinion ko po yan. Depende pa rin yan sa inyo kasi kayo po ang bibili kung ano magiging assessment ninyo. Okay, kung may mga katanungan po kayo or gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron din po akong Telegram, at sa mga iPhone user naman, meron pong iMessage, meron pong Skype, Imo, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas malaking sukat ng lupa o di kaya lupang taniman o farm lot, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilokoy sa inyo. Salamat pong viewer, subscriber at nagtiwala sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi, tandaan yung pamilya. Maraming salamat po. Shout out po kay Ma'am at Sir at kay Ma'am Desiree sa tiwala. Maraming salamat po.